pumunta dito, chick taga Pasig kami. Eh, dito kami pinaparada ng ano, dito. Sir, at saka sa gilis na rin nyo kami. Alam nyo nga, araw-araw na magbuka dito. Wala sa kwarto. Huwag ako kasi ako nagtutuwa rin. Makalipas ng tumba. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Tayuman Street, August 17, 2020. Alright. Okay. So yung mga balitang kalsada na naon po yung ating operation ngayon, no? Makikita po ninyo yung mga sasakyan po talaga na talagang sa kalsada po pumaparada kahit araw-araw natin dinadaanan. Time check po tayo 8:58 at nandito po tayo sa area ng Tayuman, corner po ng Abad Santos. So ito naman po yung mga pasaway, ano? Talagang kahit na paulit-ulit na violation yung kanilang ginagawa ay ayos lang. And kagaya po yung isa, taga BPI Family Savings Bank. Adventure. Alright, check po natin yung ano. Alright. Sa bangko po. Road liner. Kukunin ko lang po yan. Pagkingan nila yan. Ang paliwanag ni Kuya, taga BPI Savings Family Bank, sa frontliner daw po siya. The problem is, guys, nakaparada po siya sa kalsada na pinagbabawal po ng ating City of Manila yung pagparada ng sasakyan sa kalsada. Yan po yung mga ano natin, latest update ngayong Lunes dito sa Tayuman. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification button. Please like and share this video, guys. Samahan niyo po kami sa aming update kasama ng NTPB Clamping District 1 and 2 with team natin, Team Garcia. Okay, nandito po tayo sa Jose Abad Santos, pangalawang location po natin ngayong araw. 903. Ayan yung mga maabutan natin dito. Papel lang, sir. Inabot kayo yung papel niya. Pinatawa namin sa pala. Mahuwa kaya, diba? Dapat hindi natanggal, guys. Okay. Palagi pong may naabutan tayo yung sasakyan dito. At nakikiusap po sila palagi. Ang problema, nagiging palagi na lang na hinahayaan nilang mag-park dito. May kinuhang papel. Kesa nagla-log in sa loob. Ta-time in. Magta-time out. Ganyan po yung nangyayari. Iniiwan po palagi dito at pinipigilan po ng mga gwardiya. May sarili po silang parking area dito sa Toyota Abad Santos. Kaso dito pa rin to pinaparada. Okay, ayan po Toyota Abad Santos. Ngayon po itong isang Avanza. Ayan po yung kanyang pagkakaparada dito. Nasa kalsada pa rin. Dala sa mga nera. Ay, minto sa kama ni Emin. Wala ba ibang pwedeng ano? Buong kaya. Okay. Pakita ko po sa inyo kung bakit naklamp yung sasakyan ni sir. Ayan. Ito yung bangketa. Ito po yung kalsada. Ito po yung linya natin sa gitna. Ayan, kita nyo naman po kung bakit po siya na-clamp. Ayan. At ayon rin po yung isang sasakyan na una nating na-clamp dito. Alami. Uy, dito na naman Mitsubishi Motors. Okay, guys,
ilang sasakyan yung makikita natin dito sa Mitsubishi Motors. Okay, ayan si Kuya nakahabol. Pero itong dalawa po, kita nyo po yung klase ng kanilang pagkakaparada dito sa bangketa. Ayan. Kaya po sila malalagyan ng clamp dahil ganito po yung pagkakaparada. Kahit nadaanan ng tao dito, wala ka nang dadaanan, no? Location po natin, no, si Abad Santos po. Kita nyo naman po, dapat matagal na po itong sinasabihan ng ating mga gwardiya rito sa Mitsubishi Motors. Nagrereklamo yung ating mga kababayan, no, na dito sila pinagparada ng Mitsubishi Motors. Kita nyo naman, no, yung klase ng pagkakaparada ng sasakyan. Dapat pinagsabihan nila yung yung mga kliyente nila na kagaya nun. Kita nyo naman po yung pagkakaparada ng sasakyan na yun. Ganito po dapat yung klase ng pagkakaparada. Ipakita ko po sa inyo yung isang sasakyan na gaya ng pagkakaparada po nila. Ito po, kita nyo po sa bangketa nakaparada. Pero yung mga ganitong klase ng pagkakaparada po, hinahayaan naman po lo. For consideration, at least kahit papano may lalakadan yung tao. Hindi po yung kagaya nito at kagaya nung nauna nating pinampito sa area ng Mitsubishi Motors. Ayan, kita nyo po yun nandoon. Abad Santos, tapat ko na SC Hotel Supplies. Makit lang saglit, driver. Makikita nyo po yung pagkakaparada ng sasakyan. Makit lang daw po saglit yung driver nitong Innova. Kinuha lang sa taas yan, boss. Na lang po. Sa team leader na lang po. Okay guys, ito po yung kalsada. Ito po yung bangketa. At wala nang ganong space para makalakad yung tao. Yun po yung dahilan kaya naklamp itong sasakyan ng mayari Toyota Innova. Okay, iwanan na po ng immobilization notice na may penalty po ng 900 pesos. Okay. Buong kababa naman ng solis ngayon yung ating tatahakin, mga kababayan. And ayan na po, pinuntahan na po ng ating team leader si chairman. Ito lang yung barangay, oh.
Tapos pag dinerecho natin to, sarit-sari yung mga makikita natin, mga motor, mga tricycle at bios, mga sasakyan. Okay. May driver naman po, kinakausap na lang po ng team leader na ipasok sa loob kasi may sarili silang garahe eh. Ito po yung kanilang garahe. Oh, talamak yung mga tricycle at saka motorsiklo dito.